Hello, good evening everyone. At meron tayong barya ngayon. Ito ay ang mga Italian liras. Una, meron po tayong ipapakita. Ito po yung silver na 500 lira. Ito po ay ang 1961. Silver po ito. At around 700 po ang bintahan nito, isa. So dalawa sila is 1,400. At medyo rare na rin po ito, kaya medyo mahal. At super collectible po ito, silver po ito. At meron po tayong mga ordinary coins. Ito yung mga bimetallic na 500 lira. Ito siya, at yung likod is building. Ito po is bimetallic pero common lang po ito. At saka sa mga manonood natin, at pag makagawa ako maybe bukas, sunod na araw ng video tungkol sa giveaway natin, at makakapili kayo sa ipag-giveaway natin or iba't ibang klaseng mga coins ang ipag-giveaway natin sa susunod. And by the way, to our international friends who cannot understand what I am saying is this channel will have a giveaway only for the local, for exclusive for Philippine residents. And sorry for that. And I know some of our friends here are silver stackers and gold stackers, so they will not think about of joining this. So back to Tagalog discussion. At meron po tayong 100 lira. Ito yung 1960s at 1970s na series. Magaganda po ito, at in good condition and very fine condition. Collectible po rin ang mga ito. If wala kayo, sa mananalo is bibigyan ko kayo. At meron din tayong 50 lira. Ito is 1965, 67, 1982. Magaganda po ito. Ito yung standing naked Vulcan. Si Vulcan po ito, yung nakahubad na humahawak ng maso sa may kaliwa niya, may anvil. Gumagawa siya ng ano, ng nag-strike siya ng coin, kaya ganyan ang posture niya. At ang pangalan niya ay si Vulcan. Tapos si ang kaliwa, si Italiana. Yan po si Italiana. At may pangalan na Republika Italiana. Tapos marami pa tayo, 1975. Marami pa akong Italian coins, pati banknotes na marami ako. Sa mga man nagtatanong pala, maraming nagtatanong sa may video, may isa akong video na sikat dito sa YouTube, sa channel ko, yung 1,000 lira yata o 1,000 lira, libres. Wala pong masyadong value yan. 10 pesos lang pinambili ko, kaya huwag nyo na isipin na papalitan yung mga perang papel nyo na luma ng Italy, kasi wala namang masyadong value, kasi sobrang baba yung pera nila, kaya nga nagka-depression sila noon sa pera, kaya sila rin yata ang pang-apat na sumali sa euro para lumakas ang pera ng Italy. So sana naliwanagan po tayo. At meron din po tayo, dami-dami ko pong mga 50 lira, ito pa, ito 100 lira. Iba, ito yung sa 50 lira, nakatingin siya sa kanan, habang yung 100 lira sa kaliwa, pareho si Italiana po yan. Tapos sa likod, the same. Hindi, sa 100 lira po is standing Italiana, tapos ito naman is naked Vulcan. Ito, marami tayo.
Tapos meron pa ulit 1977 na 50 lira, 1979 mostly 1960s at 70s. Ito 1978 na 100 lira. Mura lang naman po 'yan ang pinambili ko. Pero mahilig po kasi mag-hoard, magkolekta ng maraming barya. Paulit-ulit yung ano, kaso minsan may kinikolekta po tayo yung series na tinatawag, yung pagkakasunod tulad sa Philippine peso natin. Nakompleto ko po yung 1995 hanggang 2017. So series po, kaya huwag kayo magtataka bakit pare-pareho ang design. Pero nakikita nyo iba-iba naman yung year. Just like this, 1975, 77, kulang ako 76, wala yata silang na-release, 78, 79. So yung mga spare ko minsan, pinamimigay ko po kasi pagulo-gulo lang naman. Meron rin po tayong 200 lira. At saka may commemorative po ako nito eh. Siwang ko po saan ko na ilagay yung carabinieri at saka yung numismatic. Hindi ko naman saan nalaman saan ko na ilagay. Ito po is common, 200 lira. Kita nyo, mas lumiit at bumaba yung value ng pera nila. Ito 1980, 200 lira. So katumbas nito is something ano lang, 25 centavos rin natin. So mababa ito. At ito mga paborito ko, ito yung 1996 na 100 lira. Ang ganda talaga ng portrait. Uncirculated po ito kaya ganito ang itsura. Tapos meron po tayong circulated, eto siya. At saka itong barely circulated or bio. Ang ganda ng uncirculated, tingnan talaga. Tapos meron po tayong 50 lira na maliliit, the same yung design pero yung value lang ang nag-iba at yung grapes na ito. And by the way, marami rin pong mga, ang ganda, uncirculated. Marami rin pong mga coins nila na may mga rare. Sa nandyan, alam ko meron akong na-espatan. Tapos ito, isa sa paborito ko, 1970 na 20 lira, uncirculated, ang ganda po. Tapos ito, may circulated tayo 1958, ito considered po ito na rare. Pero meron talaga akong totoong rare na 1950s, ito siya. Yung 1956 at 1954 na 5 lira, ito po mga aluminum. Kaya yung iba is pinagtatapon lang ito, ang binabaliwala kasi aluminum parang lapu-lapu natin. Pero ito po is nagkakalaga ng 100 euro to 1000 euro yung uncirculated niya. Ganyan po. Tapos may kaibigan ako, shout out pala kay paring Dars, taga Italy. Ang dami-dami niyang ganito, yung mga uncirculated, bago lang ipinagkita niya sa akin. Mga around 400 pieces o to 500 pieces yon. Dalawang mesa yung pinakita sa akin. So, nahiya naman akong humingi. At I hope na one day magkita kami, mabigyan niya ako. Wala pa akong 1951 kasi 1951 po itong nagsimula hanggang 1957. So wala po tayong 1951, 1955, saka 1956 at 1957. Pero natsambahan ko po, meron tayong makuhang rare na 1954. Pwede nyong i-search sa internet. Rare po ang ganito, yung 1954, 1956.
Then, di ito, yung 1957, rare po ito, mahal po itong bilihan. Nagkakahalaga ng 100 euro pala, 100 euro, 80 to 100 euro. So malaking pera na rin 'yon sa ganitong uri ng barya, aluminum. Tsaka may isa akong 1967 na 10 lira, semi uncirculated din ito. At marami pa po akong barya dito, hindi ko nga lang maasikaso. Siyempre may pamilya din po tayo na inaasikaso, may trabaho, may buhay, kaya hindi ako nakakapag-vlog lahat-lahat. So I hope na mayroon na kayong idea. And to those who are English speaking friends of us here in YouTube, I've told them that I have here some few rare liras of Italy, and this specific year 1954 and 1956 is worth 100 euros, and some are 80 or 40 euros, and I have a lot of rare coins year here. I spotted it and I checked it already on the internet, and I also have these two 1,000 lira, two pieces 500 liras. So this is a silver, and it's quite a lot of money already, but not much because they have this kind of silver coin in many denomination. Also, they have so many silvers. So that's it. And I also have here so many coins here around the world, and I have a lot more here on here's. And my friend Silver International like these coins. I know he like to see this kind of coins that I have here. So one day I'll take a video of them all in one video, one of my favorite coins here. So that's it, and I hope you enjoy watching, and see you on our next videos. Thank you.